guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video is ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng copyright. Yun na yan. Ngayon, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please naman, pakiclick ang subscribe and click on notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. And ito na mga guys, is pupunta tayo sa ating Chrome. Ayan, pupunta tayo sa Chrome. Ito yung Chrome. And click natin yung Chrome. And mag-type tayo ng YouTube Studio. YouTube Studio type tayo. YouTubestudio.com. Ayan, click. And click natin yung 3 dots dito. Ayan, i-click natin yan. Yung 3 dots dito, i-click natin yan. And hanapin natin ang desktop site. Yan. Ito yung desktop site. Yan. And check natin. Yan. Tapos mapupunta na tayo sa ganitong anggulo ng ating cellphone. Ayan. And click natin yung ating profile pic. Yan dyan. Click natin yan. And click natin yung YouTube Studio. Ito yung YouTube Studio. I-click natin yan. And mapupunta tayo sa kabila site. Ayan. Hintayin natin. Loading pa. And ayan. Makikita natin yan siya. And para makita mo yung ating copyright claim, pindutin natin yung ito. Yung ito, yung video. Yung video dyan sa gilid. Ayan, click. And, dito mo makikita ang may mga copyright. Ayan, dito mo yun siya makikita. And, dyan. And, yan, nakikita niya may copyright claim ako na isa. Ayan, kita niyo ba yan? And pagkatapos niyan, i-click natin yung copyright claim. And i-click natin yung details. Ito yung details. Click natin yan. Yan. And mapupunta na tayo dito sa copyright summary and status. And nagkaroon ako ng copyright sa music na ginamit ko. Ito yun. Yan siya. Meron akong yan yung ano. Pero pwede natin yan siya palitan. Punta tayo dito sa select action. Yan, sa select action tayo. Yan. Meron pagpipilian dito na trim, replace song, and mute song. And yung pipiliin ko ay yung replay song. Yung replay song lang. Kasi pangit naman diba sa ating video pag walang background music. And ayan. And click natin yung replay song. And mapupunta na tayo sa mga music ng YouTube. Yung music talaga ng YouTube. And guys, hindi naman natin may iwasan na magkakaroon tayo ng copyright claim. Pero yung iwasan lang po natin ay magkaroon ng copyright strike. Kasi pag nakatatlo na kayong copyright strike is, ibig sabihin nun is, bye-bye YouTube na. And ayan. Ito yung aking na-copyright, yung song na to. Ayan. Meron yan. Kasi delikado ito, pag may copyright ka, pag nag-a-apply ka ng monetization, pag hindi ka pa monetize, ayan, may posibilidad na hindi ka siguro, sa akin lang to, hindi ka ma-aprubahan agad ni YouTube na maging partnership. Dapat bago ka mag-apply ng
na monetization sa pag-apply kay YouTube ay dapat malinis yung channel mo, wala siyang nakikita na gusot or ano pa dyan. Dapat nakaayos yan siya para mabilis yung mabilis yung pag-check ni YouTube sa iyong account and ma-monetize ka agad at ma-approvehan niya ka bilang partnership ng YouTube. And yan, meron akong 3 minutes akong copyright dito. And papalitan natin yan siya. Yan, papalitan natin yan sa dyan. Ito. Yan, may mga music dyan. And yan. Pwede natin yan gamitin. No copyright yan kasi kay YouTube yan galing. And itatry na natin kung anong maganda yung music dyan. And ito, ipi-play muna natin. And pag nakapili na kayo ng music na gusto nyo, easy, add nyo lang yan siya. Click add. Yan, dyan na siya. And click save. Click na natin save. Save. And save. Yan, hintayin na natin na mag-load yan. Hintayin lang natin mga few minutes is babalikan natin yan. Ayan, nag-check na siya. Yan, checking na siya. Ayan, checking na. And a few minutes later. Hi guys, I'm back. And the few minutes is yung copyright is nawala na siya. Look naman, nakita nyo naman, nawala na yung copyright ko dito. Yan dyan, wala na siyang copyright. And na-fix na siya. And yun lang po yung gagawin nyo guys. Every magda-download po kayo or mag-upload, every mag-upload kayo ng inyong video, after 3 days or 5 days pa siya makikita na may copyright ka. May copyright ka dito. Kaya dapat i-check nyo siya kung may copyright ka dito yung mga video na in-upload nyo para ma-monitor nyo monitor nyo kung may copyright kayo o wala. Dito nyo lang siya titignan sa inyong YouTube studio.com sa Chrome. May open and a desktop site nyo guys para makita nyo talaga kung ano meron dun sa inyong channel. Na yan, kung may natutunan ka sa aking video ngayon, sa aking tutorial, please naman, like, subscribe and comment kung may other kung meron kang suggestion sa ginawa ko and comment down below sa comment box. And kung may gusto ko pang matutunan about sa pagiging YouTuber, sa pag-settings ng ano nyo na inyong YouTube channel, kung baguhan ko pa lang dito sa aking channel na nanonood ka ng aking vlog, and comment down below dyan, and babasahin ko yung mga comment nyo dyan sa ilalim ng comment section. And ayan lang yung aking tutorial for today, and sana nagustuhan yung aking vlog for today, and God bless you all. Thank you, bye bye, see you in my next vlogs.